Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa triangle congruence. Okay, i-identify natin ano ba yung mga congruent parts ng ating mga congruent triangles. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. Sige na mga anak, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, for learning task number 1, you have to complete the triangles congruence, ha? Pero hindi ko na inilagay dito yung kukompletuhin ninyo. Uumpisahan natin from scratch. Ganun din naman yon. At iniba ko yung mga letters, ha? Ingat lang. Tandaan nyo lang dito yung strategy kung paano ba natin ina-identify yung mga congruent parts. Okay, start tayo with angles. Okay, if I'll take angle M, okay, ano dyan yung kakongruent niya? Okay, pag given na yung mga tick marks, mas madali nyo nang ma-identify kung ano yung kakongruent niya kung hindi given yung mga measurement. Okay, o tingnan nyo to. Ito yung markings dito, isang curve. So, tingnan mo, ano ba yung isa lang din yung curve dito? Ito, si angle X. So, ibig sabihin, this is congruent with angle X. Okay, how about if I'll take angle N? Okay, angle N is congruent to what? O, dahil ito ay may dalawang tick marks, ibig sabihin, ang kakongruent niya, yung dalawang tick marks din, which is angle Y. Okay, how about angle O is congruent to what angle? So, ito yun, di ba? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, they are congruent. This is angle Z. Okay? Yun kasi yung magiging clue ninyo para ma-identify natin kung ano yung kakongruent nila, yung mga tick marks. Okay, when it comes naman sa side, lagay natin dito, sides. If I'll take side MN, eto mga anak, dapat corresponding parts yung ma-identify ninyo, ha? Ibig sabihin, hindi pwedeng magkabaliktad. Okay, so if I have your angle, side MN, kanino siya congruent? O, tingnan nyo ha, dito ako nag-start pa ganun. Sa tingin nyo, ano ang kakongruent nito? Dito. So, yung may dalawang tick mark din. Dapat pala dito ako nag-start. So, okay na rin. Ito na nauna natin. So, yung may dalawang tick mark, eto. Pero tandaan ninyo, sa anong angle siya nag-start? Kay M. Ano ba yung kakorespond ni M? Si X. So, dapat pag isusulat mo yung kakongruent niya, kung ano yung kakorresponding points nung nauna niyong ibigay, yun din dapat. So, dahil ito, ang kakorrespond niya si X, so you will have your X, Y, or side X, Y. Hindi pwedeng Y, X, ha? Okay. Now, how about yung isa lang yung tick mark natin? Suppose I have O, Z, o side O, Z. Kanino siya kakongruent? Isa lang ang tick mark niya, no? Diba? Si O, O, Z tulaw. O, N pala. Naduling na ang Teacher Maria. Wait. So, we have here O-N. Ito yon O-N. Ano ang kakorresponding niya? Si O, ang kakorresponding niya, si Z. Okay? Kasi sila yung parehong 3. Sila yung magkakongruent. Okay? So, ibig sabihin, dito, we have side Z, Y. Uunahin mong ibigay itong si Z bago si Y. Dapat ulit ha, corresponding parts yung pag sulat natin nung pagkakasunod ng mga letters. Okay, o dito naman tayo sa tatlo yung markings. Ito, and then ito. Ngayon, kung gusto kong unahin si O, M, side O, M, kanina siya congruent? Kay Z, X. Okay, ganyan. Ngayon, paano kung ang gusto kong isulat ay si M? Si M, O. Kanino siya kung kakongruent? Nabubulol ako. Kanino siya kakongruent? Kay
XZ. Okay, XZ. Kung binaliktad mo to, dapat pabaliktarin mo to. Okay, para congruent sila or nagko-correspond pa rin yung mga parts nila. Okay? Now, for learning task number 2, show that the two triangles are congruent by placing tick marks. Okay? Sino ang kakongruent? Oh, dito muna tayo kay angles. If I'll take this one, okay, ano ang kakongruent niya? Ito. Diba? So, si angle T congruent kay angle F. Okay. Next is this and this. So, si angle M ay congruent niya si angle D. And then, this one and this one. So, dalawahin natin si M at si D. Ito naman, tatluhin natin para hindi kayo malito. So, we have angle A and angle E. Okay, that's how you do it, ha? Ngayon sa sides. O, suppose ito. And ito. So, unahin ko si T. So, TA is congruent to TA, ha? TA. Sino ang kakorespondente dito? Si F. So, si FE. Okay? Now, how about this one? O, ito, dalawa. Si MA is congruent to O, sino ba ang kakorespond ni M dito? Si D. So, D, A. And lastly, ito. And ito. So, kunin naman natin si M. M, T. Okay, is congruent to sino ang kakorespond ni M? Si D. Kasi pareho silang two tick marks. So, si D, F. Okay, that's how we identify the congruent part. So, teka, dapat tatlong tick marks to para di kayo malito. Okay, so naiintindihan ba? I-comment yan ha kung naiintindihan yung dinidiscuss ni Teacher Maria. Okay, for learning task number 3, draw a congruent triangle by putting names and identical markings on the corresponding parts of the congruent angles and congruent sides given below. Okay? Ayan, hinabol ko lang tong part na to. Nakalimutan ko pala. O, sige, mag-drawing tayo ha. Kayo mag-drawing din kayo dyan. Pero ako, dahil mahirap mag-drawing dito sa computer, mag-i-insert na lang ako ng triangles. Kayang-kaya nyo naman mag-drawing dyan kasi... Ayan, suppose I have this one. Dapat magkasing size sila ha. O, ayan. O, suppose I have that. Yan yung na-drawing ko. Dapat magka-correspond yung mga parts natin para malaman natin congruent sila. O, ang nakalagay dito, si angle M and si angle K are congruent angles. So, ilagay ko dito si M, ilagay ko dito si K. And then, si T and L. So, T... And then L, sorry. And then si B and X. Okay, tingnan nga natin. Si MB dapat congruent kay KX, tama. Ito ha, si MB, KX. Tapos si MT, ito yun, MT, KL. And then BT, XL. O, sige, lagyan na natin ng tick marks. Ito, congruent dito. Si T and L, T and L, eto. So, dalawang tick marks naman sila. And then, si B and X, eto, tatlo. 1, 2, 3. And then, 1, 2, 3. Okay. Para naman, dun sa ating mga sides, si MB, eto yon ay congruent kay KX. Eto, si KX. And then, si MT, ayan, dalawa siya, ay congruent kay KL. Okay, that's it. And then, syempre, si BT, eto, si BT, tignan nyo, nagkabaliktad sila dito. So, dapat magkabaliktad din sila dito kung sino yung unang kinorespond mo. O yung magkakorespond. Si B kasi ay corresponding kay X. So, kung nauna si B, dapat una din si X. Okay? So, eto, 1, 2, 3. So, that's how are you going to do yung learning task number 3. Ngayon, pwede tayong magkaiba-iba ng itsura ng angles, ha? Use your imagination. Okay, now, we have here given triangle ABC.
is congruent to XYZ. Now, identify all of these. Pwede nyo siyang i-drawing, pwede din namang hindi. Okay, i-drawing natin. Kunin ko na lang ito para di na ako mahirapan. Okay, ito yung drawing ko dyan. And isa pa, Ctrl-CV. Ay, sorry. Para ma-imagine nyo yung ina-explain ko. Okay, so this is A, B, C, and then X, Y, Z. Okay? Kung paano yung pagkakasunod-sunod niya, A, B, C, A, B, C, X, Y, Z. Ha? Hindi pwedeng magkabaliktad. Okay, now if AB is equal to 9 centimeters, asan yun? Ito equals daw kay 9. Ano ngayon? C, X, Y. Ito, haway ito. Ayan. Dahil kitang-kita naman na congruent triangle sila, ibig sabihin, pareho yung measurement nitong dalawa na to. So, kung ito ay 9, ibig sabihin, ito, 9 din. Okay? Oh, this one is 80 degrees, not 800, ha? Wait lang. I-adjust ko lang siya. Ito ay degrees. 80 degrees. Kung si angle B daw, ito ay 80 degrees. Ano daw si angle Y? O, ito. Kitang-kita nyo naman na si angle B ay at angle Y, corresponding angles sila. Which means, sila ay congruent. Kung ito ay 80, ibig sabihin, 80 degrees din to. Yan. Now, segment BC is congruent to what segment? Asan si BC? Ito, diba? BC. So, ito ay congruent kay YZ. Ulit ha, si BC ay congruent kay YZ. YZ. Hala, oh tama, iniba ko naman pala yung mga given natin. Okay, so kay segment YZ siya. Inuna si B, dapat kung anong ka-correspond ni B, yun din ang uunahin. Hindi pwedeng ZY ha, mali yun pag ganun. Okay, now RY, asan si RY? Ay, hindi to RY, XY to. Si XY ay, wait, congruent kay AB. Binago kasi yung given eh. Si XY, wait, sorry, ayan, in-adjust ko ha. Si XZ, eto, etong side na to, ay 3X. Ngayon, ano daw yung measurement ni AC? Dahil sila ay, ang triangles na to ay congruent, ibig sabihin, tong parts na magka-correspond ay congruent din. So, ibig sabihin, kung 3x ito, dapat si AC 3x din. Okay? How about angle BCA? Angle BCA. BCA. Ito ay congruent kanino? Siyempre, kay YZX. Kasi sila yung corresponding, ha? Ito. So, ito ay corresponding dito kay angle Y. Bakit Y ang inuna ko? Kasi ang ka-corresponding ni Y, ni B ay si Y. Ang ka-corresponding ni A ay si X. Ang ka-corresponding ni C ay si Z. So, Y, Z, A. Ah, Y, Z, X pala. Sorry. Y, teka, nakikita ba? Wait, YZX. YZX. Ano ba? O, ayan na! At kung nagustuhan nyo ang video na ito at natulungan ko kayo at may natutunan kayo, i-comment yan dito sa baba, ah. Mga anak, I really need your comments para ma-up itong video na ito at makita rin siya ng iba. Kaya please mag-comment kayo kahit simpleng thank you or smiley lang, basta wag aalis ng walang comment, ha? At syempre, tulungan nyo na rin naman yung mga classmates nyo by sharing this video. Wag kayong selfish, i-share nyo ito, ha? At laging tandaan, let's spread the love of math! Thank you and bye!